Hi guys! Welcome back again to my channel! So today's video, ipapakita ko sa inyo ang drainage, napakalaking drainage ng Lumina Homes. So, nung una kong nakita to, akala ko swimming pool, gawin siyang swimming pool. Pero nagkamali pala ako, guys. Akala ko talaga na may swimming pool sa tabi ng gym. So hindi pala siya. Napakalaking drainage pala ng Lumina Homes. So nakikita nyo, napakalaki, 'di ba? So mga nagtatanong diyan kung may drainage ba ang Lumina Homes, ito na siya, guys. Napakalaki. So hindi talaga mababara or diligid mapundo ang mga tubig sa atong mga balay, mga hugaw, kay naay lusutanan sa atuang mga hugaw. Sorry, nagbisaya ko, guys. So ipapakita ko sa inyo ngayon ang playground ng mga children's. Okay, so sa tabi ng gym or sa tabi ng playground, may office ang Lumina. So, yung nasa left side, office yun ng Lumina. Yan, yung left side. Tapos, ito yung playground, tapos na siya. Natry namin dito, pumunta yung anak ko. Tapos, ganito katutup yung init. Hindi siya masakit ang init, guys. Sarap pa rin maglaro. Kahit tutok na tutok yung araw. Kasi yung hangin ng ano dito, Lumina, is napakalamig. Lalo na't sa gabi at saka sa madaling araw. Bulok mo, gangha. Malamig masyado yung hangin. So, pag bandang hapon na, maraming mga bata dyan na tumatambay at naglalaro. Tapos dito naman yung gym, malaki din yung gym nila. Every hapon, may mga naglalaro dito ng basketball. So ito yung drainage ng malapitan. So ipapakita ko sa inyo ng malapitan. Yan, may mga butas siya na malaki. Tapos doon sa yan, doon sa dulo, may mga butas din yan. Labasan ng mga tubig, guys. So diyan mapupunta lahat ng mga tubig, mga dumi na tubig galing sa mga bahay-bahay. Hindi pa yan siya tapos. Parang i-close yata nila yan. Kapi-kapi-kapi muna. Good morning! Guys, ang umaga ko ngayon ay napakaganda. Nindot kaayo. Okay kaayo. Kapi muna tayo, guys. So, yun, guys. Nakita nyo na, ha? Pinakita ko na sa inyo ang pwede nyo inegosyo dito sa Lumina. So, pwede pala magtayo ng tindahan. Basta nasa loob lang ng bahay. So, ngayon, i-share ko lang sa inyo kung ano yung nakikita ko kanina habang naghahanap ako ng tindahan. Lagyan natin ng coffee ang energy. Ano kayang lasa nito, guys? My Skyflex and Rebesco Contrabida. Siguro, kung ako sa
First time, energy versus coffee. Mixed with coffee pala. Masarap. Dali. Nay, sana di. Please lang. Binay naman na. Naka-record ko. Mesa. Hey, sumo! Sumo daw, sumo. Sarap. So kanina, habang naghahanap ako ng tindahan, may nakikita kong malaking drainage. So doon, may marami kasi nagtatanong sa akin kung saan na pupunta ang mga waste na tubig. So, yung malaking drainage na nakikita nyo, pinakita ko kanina sa video, doon lahat, doon lahat matatapon ang mga tubig, ang mga waste na water. So, huwag kayong mag-alala kung madali ba na pupuno yung mga septic tank nyo. Kasi, iba yung septic tank, guys. Iba yung daluyan ng septic tank, may lagayan siya malaking drum. Before i-turn over sa inyo ang bahay nyo, lalagyan nila ng septic tank sa harap, nasa harap ng bahay nyo ang septic tank. So, kung mag-tiles kayo, maglagay kayo ng tiles, bali, i-cover nyo lang siya ng tiles. Kasi sabi nila, Ang septic tank daw na ilagay nila sa ilalim is good for 30 years. So, napakatagal pa. So, may nakita kasi kaming may nakita kasi kaming bahay dito na naka-tiles na sa harap nila, sa harap ng gate, sa loob ng gate nila. Bali, naka-form talaga, guys. Kinat nila yung tiles in circle. Kasi malaki ang butas ng septic tank, yung drum. Napakalaki. So, yung tiles, kinat nila into circle. So, pangit siya tingnan. So, ang advice ko sa inyo, huwag nyo siya i-cut yung tiles niyo. Kasi napakapangit talaga tingnan. Halatang-halata na may septic tank sa loob, sa ilalim. So, i-cover nyo lang siya. Huwag kayong mag-alala na i-cover nyo lang siya, guys, ng tiles. Tapos, kung bibili kayo ng tiles, dapat ekstrahan nyo siya. Kagaya sa amin, sa harap ng bahay, sa loob ng gate, yung tiles namin, may naka-reserve na 4 pieces na 60 by 60 na tiles para just in case na tatanggalin na yung septic tank or kukunin na yung mga waste dyan. So, may ipapalit na kami na the same tiles. Okay, so, dapat talaga na may sobra. Kasi kung dyan pa kayo bibili, na kailangan nyo na dahil puno na yung septic tank,
So pagpunta niyo doon sa hardware, wala na palang the same style, the same design. So much better, pasobrahan niyo siya ng apat. Kasi sakto lang siya sa apat, yung circle niya. Okay, so... dito sa Cagayan na Lumina, safe tayo sa baha. Flood free tayo dito, guys. Tama ba siya? Flood free. Hindi bahain dito kasi nasa mountain tayo. Virgin Mountain. Alam niyo ba kung ano yung kagandahan dito sa lupa ng Grand Europa, Lumina? Kung makakapunta kayo dito sa gate pa lang mismo, sa main entrance or main gate ng Grand Europa, makikita nyo yung mga daanan is para siyang mountain. Hindi siya plain na daanan, guys. Ganyan siya. Para kang nasa mountain, guys. Nagta-travel sa mountain. So, sabi nila, mas maganda daw yun kasi virgin yung lupa. So, hindi nagalaw yung lupa. So, iwas sa mga lindol. Basta, maganda yung ano dito, guys. Virgin forest, virgin land. Malamig din yung weather. Weather. Kinoreksyon anak ko. Weather. Yun palang mga nagtatanong sa akin na ilang measure daw yung kwarto namin. Tatlong ano ko, guys. Ganito. Two meters and a half. The next time, isi-share ko na naman sa inyo kung ano yung mga bagong nakikita ko dito. Alam nyo ba yung sa likod ng bahay namin? In-unit sila and naka-in-unit sila. Nilahat nila, guys. In-occupy nila lahat. Nilagyan nila ng hollow blocks. Napakalaki. Maganda talaga pag naka-in-unit. Okay, so update ko kayo sa mga bagong matutuklasan ko dito. Okay, so bye!